Good morning, Manila. Ngayon ay araw ng Linggo, January 9. At andito tayo ngayon sa Kartilya ng Katipunan para sa second day ng ating booster shot vaccination caravan for motorcycle and bicycle riders. Ito ay bahagi pa rin ng layunin ni Punong Lungsod Francisco Isko Moreno Domagoso na bigyan ng proteksyon ang bawat Pilipino laban sa sakit ng COVID-19. Ang ginagawang booster shot drive-thru vaccination caravan ay bukas para sa lahat. Hindi lamang po ito para sa mga taga Maynila. Kaya kung may gusto po na magpa-booster mula sa ibang syudad, maaari po kayong pumunta dito sa Kartilya ng Katipunan. Ito po ay bukas hanggang 5 p.m. or until supplies last. Dahil 1,000 packs or 1,000 doses po ang available ngayong araw ng Linggo para sa inyo pong lahat. As of 8 a.m. nga po, no, nasa lagpas 500 na po na motorcycle at bicycle riders ang nakapila para sila ay mabukunahan ng booster shot dito sa Kartilya ng Katipunan. Ang available nga po natin na vaccines ay all brands. Ibig sabihin po, meron po tayo ngayong Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, and Moderna. Ito nga po, no, yung pagiging bukas natin sa lahat, hindi lamang po sa mga taga-Maynila, ay alinsunod na rin sa adhikain ni Mayor Isko Moreno Domagoso na akapin ang lahat ng kayang akapin, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Sabi niya nga, we have to approach this pandemic inclusively. Kailangan tulong-tulong tayo at para sabay-sabay natin mapagtagumpayan itong laban na kinakaharap natin na tinatawag nga natin COVID-19 pandemic. Sinigurado nga naman recently na sinisigurado ni Mayor Isko Moreno Domagoso na may sapat na supply ang pamahalaang lungsod ng Maynila ng bakuna. Recently nga, kung matatandaan nga natin, ay binisita niya ang Santa Ana Hospital kung saan matatagpuan ang Manila COVID-19 Vaccine Storage Facility. At doon niya nga si Nabe na tinataya nasa 300,000 doses ng iba't ibang brands ang tangan-tangan ngayon ng lungsod ng Maynila. Kaya naman, open ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa kahit na sinong gustong magpabakuna. Ngayon nga po ang day 2 ng ating booster shot vaccination caravan dito sa lungsod ng Maynila. Sa katunayan, no, kahapon yung first day natin ng caravan ng booster shot vaccination, tinatayang nasa 1,073 individuals or 1,073 na motorcycle at bicycle riders ang ating nabakunahan dito sa Kartilya ng Katipunan. So, para sa mga nagnanais na pumunta dito sa Kartilya, again, this is dedicated for all motorcycle and bicycle riders. Dalhin lamang po ang inyong updated vaccine card at siguraduhin naka-register po tayo sa Manila COVID-19vaccine.ph. Muli, hindi lamang po dito eksklusibo para sa mga tigalungsod na Maynila. Pwede po kahit kayo po ay nabakunahan ng first at second dose mula sa ibang lugar. Ito po ay bukas hanggang 5 p.m. or until maubos nga po ang 1,000 doses na allotted natin para sa araw na ito. Ang Kartilya po ng Katipunan ay matatagpuan sa tabi ng Manila City Hall. So, para sa mga nagtatanong kung pwede ba may back ride yung ating mga motorcycle,
Yes po, pwede po. So pwede po sa isang motorsiklo, dalawa po kayo na mababakunahan ng ating booster shot na libre nating ino-offer at binibigay para sa publiko ngayong araw ng Linggo, January 9. So again, meron po tayo ngayong 4 brands ng vaccine na available dito sa Kartilya ng Katipunan. Iyan nga po ang Moderna, may Sinovac po tayo, meron din po tayong AstraZeneca, at meron po tayong Pfizer vaccine. Ito ay matapos siguraduhin ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na may enough na supply ang lungsod ng Maynila para sa lahat, hindi lamang para sa mga Manileño, kundi para sa general population ng Pilipino. Ito na din ay alinsunod sa bilis kilos sa paghahanda ng pamahalaang lungsod dito sa kinakaharap nating pandemic. Yes, sa mga nagtatanong, pwede po ang walk-in. Just make sure na dala nyo po ang inyong updated na QR code na makukuha sa Manila COVID-19 vaccine.ph. So kung kayo po ay mula nabakunahan mula sa ibang syudad, dalhin lamang din po ang updated vaccine ID nyo po at mag-register sa Manila COVID-19 vaccine.ph para makuha nyo po ang inyong QR code. Para sa mga Manileño naman po na nakatanggap dito mismo ng kanilang first and second dose, no need to register again. Dalhin lamang din po ang inyong updated vaccine record para ma-scan po ng ating mga taga Manila Disaster Risk Reduction Management Office ang inyong QR code at ma-input ang inyong booster shot. Ang ginagawa nga po nating vaccination dito sa Kartilya ng Katipunan ay pinangungunahan ng ating mga kasamahan sa Manila Disaster Risk Reduction Management Office headed by Director Arnel Angeles. Habang kasama naman natin ang ilang mga miyembro ng Manila Traffic and Parking Bureau headed by Director Dennis Biahe para ma-maintain ang pila ng ating mga motorcycle riders at para ma-assist na din ang traffic dahil sa katunayan, no, umabot na sa may UDM ang pila ng ating mga riders sa mga nabibnais na mabakunahan ngayon ng kanilang booster shot. Para sa mga nagtatanong, no, ilang months ang interval ng booster shot pamula nung natapos natin ang second dose na tinatanggap dito ngayon sa Kartilya ng Katipunan. Pwede na po ang 3 months na interval. Basta siguraduhin lang po na 3 months po siya pamula nung natapos ang second dose, not the first dose. This is exclusively for motorcycle and bicycle riders na booster shot. Wala po tayong ginaganap dito na first dose vaccination or na second dose vaccination. This is only for the booster shot
intended or dedicated for motorcycle riders and bicycle riders or yung mga tinatawag natin two-wheel vehicles. So itong nagaganap natin vaccination site dito sa Kartilya na Katipunan is on top of other vaccination sites na kasalukuyang nagaganap sa iba't ibang sites dito sa lungsod ng Maynila, kabilang nga dyan ang apat na mall sites ng katulad ng SM Manila, SM San Lazaro, Robinson's Place Manila, at ng Lucky Chinatown, at of course ang ating community sites sa buong Maynila, ibig sabihin 2 community sites per district. So again, para sa mga kakatutok lamang ngayon, nandito tayo ngayon sa Kartilya ng Katipunan kung saan ginaganap ang second day ng booster shot vaccination caravan handog ng pamahalaang lungsod ng Maynila para sa mga motorcycle riders at bicycle riders natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ito ay bahagi pa rin ng layunin ni punong lungsod Francisco Isko Moreno Dumagoso na bigyan ng proteksyon ang bawat Pilipino laban sa sakit na COVID-19. Ang ginagawang booster shot dito sa Kartilya ng Katipunan ay bukas para sa lahat, hindi lamang para sa Manilenyo, kung hindi para na din sa lahat ng gusto magkaroon ng dagdag proteksyon sa nasabing virus. Ito ay alinsunod na rin sa adikain ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na akapin ang lahat na kayang akapin, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Sabi niya nga, we have to take this pandemic inclusively. Kailangan tulong-tulong tayo upang sabay-sabay natin mapagtagumpayan itong laban na kinakaharap natin na tinatawag nga natin COVID-19 pandemic. Sinigurado naman ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na may sapat na supply ng bakuna ang lungsod ng Maynila ng lahat ng brands. Recently nga ay nagkaroon siya ng inspection sa Santa Ana Hospital kung saan matatagpuan ang Manila COVID-19 Vaccine Storage Facility. Kaya naman dito sa ginagawa natin booster shot vaccination caravan sa Kartilya ng Katipunan, lahat ng brands ng vaccine ay available kagaya ng Pfizer, AstraZeneca, Moderna, at Sinovac. This is the second day of our caravan, vaccination caravan happening in Kartilya ng Katipunan that it's intended for motorcycle riders and bicycle riders. So for the first day, nakapagtala tayo ng 1,073 individuals vaccinated here at Kartilya ng Katipunan alone. Iba pa yung sa general population na binabakunahan natin sa iba't ibang sites kung saan more than 20,000 na nakapagbabakuna ng first dose, second dose, at booster shots. So, sa mga nagnanais na pumunta or makatanggap na kanilang libreng booster shots dito sa Kartilya ng Katipunan, again, I would like to reiterate that this is dedicated for motorcycle and bicycle riders only. Dalhin lamang po ang inyong vaccination ID, updated vaccination card. And siguraduhin po na naka-register po tayo sa manilacovid19vaccine.ph para makuha po ang QR code na siya namang i-scan ng ating mga kasamahan sa Manila Disaster Risk Reduction Management Office para ma-input po ang inyong record. Ang booster shot vaccination ay bukas hanggang 5 p.m. or until supplies last. We have to take note po na 1,000 doses po ang allotted ngayong araw ng Linggo, January 9, para sa publiko.
ang Kartilya ng Katipunan po ay matatagpuan katabi ng Manila City Hall. Para sa iba pang updates patungkol sa ginagawa pa rin nating mass vaccination para sa publiko sa araw-araw, maaari nyo pong i-follow ang official Facebook pages ni Sco Moreno Domagoso at ng Manila Public Information Office kung saan nakapost po ang bawat update na nangyayari, hindi lamang tungkol sa vaccination, kung hindi sa iba't ibang event ng lungsod ng Maynila. Muli, isang magandang umaga ng Linggo para sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo palagi.